mga chong. Hello mga ka everywhere. Woo! Taas ng energy. Ay nako, late na naman sa 8:30. 8:20 to na, Molino pa lang. Tapos Ortigas papunta natin. Ay, aray ko po. Kaya nag C400 ako ngayon eh, kasi para medyo mabilis-bilis makahabol tayo sa late. Kasi kapag nag-expressway ako papasok, mga 20 minutes. Ayun yung natitipid kong oras sa biyahe kumpara kapag naka-scooter. Hindi ko alam kung bakit, pero same ano lang naman yan, same distance, mas malayo pa nga. Mas mahaba pa nga yung total kilometers na binabiyahe ko kapag dumadaan ako ng Cavitex. Well, anyway, speaking of Z400, welcome to the pilot episode of Erwin Everywhere Moto Feature, introducing the Kawasaki Z400. Bale, sa segment pala na ito, pag-uusapan natin yung mga possible na motor na pwede nating i-feature dito sa ating channel. So, magbibigay lang tayo ng mga ride impressions, mga konting review-review, unti-unti nating aaralin yung mga deeper technicalities tungkol sa pagmumotor. So, sa episode na to, i-introduce ko sa inyo kung ano yung meron ako, which is itong Kawasaki Z400. So, bale, i-share ko lang sa inyo yung kwento kung paano ko nag-come up or nag-end up buying this Z400. So, it goes a little something like this. Astig, no? Kala mo si Andrew, eh. Siyempre, nagsisimula yan sa nangarap, tapos nagtrabaho, nag-ipon. Siguro, lahat naman ng rider nag-asam or nagplano na mag-upgrade or bumili ng big bike. So, ganun din tayo. So, syempre, sinamahan natin ang trabaho yan. And we are fortunate enough na kahit nagka-pandemic nung 2021, na-bless pa rin tayo at nakapag-ipon para nga makabili nito. Back then, nung 2021, nung nagpa-plano pa lang ako, dalawa yung choice ko. So, the KTM Duke 390 and itong ang Z400. Pero ang top choice ko noon is yung Duke 390. Well, obviously, dahil sa kanyang forma, sa kanyang technology compared dito sa Z400, kaya ako siya nagustuhan. And siguro naman, majority ng ibang rider na nag-upgrade, tapos ang category na gusto nila is entry level naked bike, for sure sumagi sa isip nila na piliin din yung Duke 390 eh. Kasi nga, yun nga, maganda yung mga features, maganda yung mga technology.
So ang ginawa ko, syempre bago tayo bumili, ang gagawin natin is nag-review ako noon, nag-research, nanood ng mga vlogs, nanood ng mga side-by-side comparison ng dalawang motor. And gumawa pa nga ako ng survey noon dun sa luma kong page kung alin yung mas okay. So mas maraming pumili nitong Z400. Well, syempre, hindi rin naman talaga magpapahuli ito in terms of specs. And of course, syempre, Kawasaki eh. So, after nga ng mga reviews and mga research, dumating yung time na pupuntahan ko na siya sa casa, yung Duke 390. Syempre, para upuan, makita in actual yung motor, ma-feel. So wala naman akong nagiging problema pagdating sa seat height kasi medyo nabiyayaan naman ako ng tangkad eh. Kaya noong time na yon, more on formality na lang talaga yung ano, yung pagnood ng mga review, ng mga survey. More on formality na lang kasi that time parang nakaprogram na talaga sa utak ko since gustong gusto ko nga si Duke. Siya na talaga yung gusto kong bilhin. Eh kaso nga lang, nung time na yon kasi holiday, nagkataon na wala kaming ma-withdrawan kaya hindi ko siya nabili. Parang December 8 yata yon. So, Feast of Immaculate Conception. So, walang bangko. Kaya wala, nga, umuwi kami that time. Tapos, napag-usapan namin ni Mrs. Everywhere. Siyempre, siya yung katulong ko sa decision making kasi nga siya yung mag-approve ng budget natin. Napag-usapan namin na bakit hindi natin puntahan din si C400. Total eh, kinumpara din naman natin silang dalawa. And total, gusto mo rin naman yon. Fast forward, 1 week after, another weekend, pumunta kami ng Kawasaki Cavite to check nga the unit. And para pakiramdaman, upuan din. Honestly, nung inupuan ko tong C400, yung feeling is way better than the first time kong umupo sa Duke 390. Mukhang OA or magtutunog OA ako mga chong kapag sinabi kong I felt the connection, which is true. Naramdaman ko na merong connection kaagad yung bike at sa akin. Tapos nung nakita pa ni Mrs. Everywhere na ang forma ko daw nung nakaupo ako dito sa C400, parang biglang nag-align yung mga utak namin na itong C400 yung bilihin namin. Kasi nung namimili pa lang kami si Mrs. Everywhere, ang gusto rin niya ano eh, Duke 390. So ayun nga, biglang napasabi siya na hindi, C400 na lang tayo. So ayun, unfortunately walang available nung time na yon dyan sa Kawasaki Cavite. Kasi nga nung mga panahong yan, selling like pancakes itong C400 eh. Palagi nauubusan sa mga kasa. And then pumunta kami ng isa pang kasa sa Las Piñas. Kaso nga lang, yung kasa na yon, ang priority is yung mga installment basis. Hindi ko ba alam kung bakit. Nag-end up kami ngayon sa Kawasaki Alabang. Kasi nga, pag nagpa-reserve ako that day, eh ako na yung next in line. So tapos pwede pang mag-online transfer ng reservation fee. So parang nag-align-align talaga yung mga bagay-bagay nung araw na yun eh. So fast forward, after 2 weeks, that was December 15 nung nagpa-reserve ako. So fast forward, after 2 weeks, December 30, naka-receive ako ng message galing sa kasa na available na nga yung, ano, yung unit ko. Kaso nga lang, kahit bayaran ko na siya, eh hindi ko pa rin maiuwi kasi wala pa raw police clearance. Ay nako. Sabi ko pa naman, excited ako noong December 30 kasi sabi ko, yes, maihahabol ko siya doon sa bombahan ng New Year's Eve. So ayun nga, to cut the story short,
January 8 ko na siya nailabas. Kasi hindi naman ako nag-exert pa ng effort na umabsent para lang iuwi yung bike. Kasi 1 week na lang naman eh. Why not maghintay na lang ng weekend? Hindi pa nabawasan yung leave incentive ko. So right now, 1 year and 3 months or 4 months na sa akin itong si C400. And wala lang, masasabi ko lang sa kanya is worth it yung pagkakabili ko sa kanya. Malayo-layo na rin yung mga napuntahan namin. Nakapunta na to ng Baguio, ng Quezon. Tapos nagagamit ko siya coffee ride, loamy ride dyan sa Batangas. All in all, sulit naman yung pagkakabili ko dito. So baka tatanungin nyo, bakit hindi mo binili si Duke 390 kahit na ayun yung number one choice mo? So ganito kasi yun mga chong. Kapag bumibili ako ng motor, regardless kung scooter o big bike yan, may dalawang bagay ako na kinoconsider. So number one, yung looks at yung forma. Number two is yung reliability and availability of parts and maintenance. Well, obviously, yung sa looks and forma, pasok na pasok siya, kaya nga number one choice ko yun eh. Ang nag-contribute ng major factor kung bakit hindi ko binili si Duke 390 is yung agam-agam ko regarding sa reliability. Tapos, yung time na nanonood ako ng mga reviews, may mga overheating issues. And tapos, parang feeling ko, nung time na yon, kakaunti pa yung mga possible na pwede kong pagbilahan ng parts. Tapos yung mga mekaniko, feeling ko rin, although meron, pero parang limited lang yung magiging option ko kung sakaling kailanganin ko ng mekaniko. So, ayun yung mga reasons kung bakit hindi ko siya binili. Pero sabi naman ngayon ng mga ibang Duke owners o KTM owners, marami ng available parts, marami na ring marunong. Well, siguro ayun yung desisyon ko dati, kaya hindi ko talaga siya binili. Well, kaya naman si Z400 yung binili ko, kasi nga, syempre, wala akong question sa reliability eh. Kawasaki yan eh. Halos marami nang nakakaalam ng technology na yan sa Pilipinas. Kahit saan sulok ng Pilipinas, meron. So hindi rin ako mahihirapan maghanap ng available parts, kasi nga sabi dun sa mga groups na nasalihan ko, maraming available. Tapos yun nga, mekaniko wise, marami din. And beginner friendly, kasi nangamba din ako nun dati sa Duke 390 kasi nga torquey siya. Tapos beginner ako. So sabi ko baka hindi ko kayanin or mabigla ako doon sa sinasabi nilang malakas ang torque. Although marunong naman ako mag-drive ng manual, pero syempre iba pa rin yung hindi ka nag-aalinlangan. Kasi hindi ko rin na-test drive eh. Kung na-test drive ko siguro, baka medyo na wala yung pag-aalin lang ako noong time na yon. So ayun mga chong, yung mga reasons kung bakit hindi ko binili si KTM at nagsettle ako sa Z400. And ayun din yung kwento nung kung paano ko siya na-acquire. So kung may maipapayo man ako sa mga katulad kong rider na nangarap and nag-iipon para sa bago nilang big bike, siguro ito lang yung mga recommendations ko. Number one dyan is yung budget.
Mga Chong, hindi natatapos sa pag-acquire mo ng unit or ng big bike yung responsibilidad mo. Nagtutuloy-tuloy yan hanggang sa kung pang araw-araw mo ba siya gagamitin, hanggang doon sa mga maintenance. So, budget will play also a major factor. Number two, kung ikaw yung tipo ng tao na ang confidence in terms of reliability is palaging nakadikit sa pangalan ng brand or sa pangalan ng bagay na yon, settle for those big four. Although lately, in terms of entry level big bike, humihigpit at humihigpit na yung laban. Ang dami ng mga bagong players na nag-o-offer ng magagandang specs. Titimbangin mo na lang talaga yung mga bagay-bagay bago ka bumili. Yung pangatlo, puntahan mo muna. Pakiramdaman mo muna. Kung pwedeng i-test drive, i-test drive mo muna. Kasi nga baka naman pasok sa budget. Tapos feeling mo reliable naman. Tapos hindi mo naman pala abot, hindi mo naman pala kayang i-drive ng maayos. Mahihirapan ka. Sayang naman in the end kung bibiliin mo tapos parang mahihirapan ka lang. And lastly siguro, I think ito yung pinaka-importante is kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung pinaka-gusto mo, sundin mo. Kung pasok sa budget, reliable, abot mo, hindi ka mahirapang i-drive, wala kang agam-agam sa mga major na bagay like reliability, bilhin mo siya. Huwag kang magpapabuyo dun sa mga sinasabi na mas maganda to, mas maganda yan. Well, natural lang na humingi ka ng opinion galing sa iba, pero ang pinaka last decision is ikaw and yung pakiramdam mo doon sa bike. Mahirap naman kasi mga Chong na bibili ka tapos hindi ayun yung pinaka gusto mo. Araw-araw na gagawin mo dyan is manghihinayang ka. Every time na nakikita mo yung unit na pinalampas mo, sasabihin mo na dapat ayun na lang yung binili ko eh. Ang hirap manghinayang, lalo na kung matagal kang nag-ipon. So I think ayun lang yung mga bagay na maipapayo ko sa inyo. And lahat yan is base sa aking own perspective o personal perspective. Nasa sa inyo na lang yan kung susundan mo. Kung sa tingin mo ay parehas tayo ng nararamdaman or naiisip. So napaka-traffic sa EDSA. So siguro dito ko na lang tatapusin yung ating pilot episode tungkol sa story behind the C400. So kung sa palagay mo eh nagustuhan mo ang video na to and gusto mo pang makakita ng mga ganitong klaseng content, so please do like and share this video. Mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel and hit the notification bell para updated ka. Hindi lang tungkol sa mga moto feature, kung hindi pati na rin sa mga moto adventure namin ni Mrs. Everywhere. So again, this has been your boy Erwin, ang Mr. Everywhere ng Cavite. Until next time, thank you for watching. You always know the drill, na ride safe and spread peace sa kapwa nating mga rider. And magkita-kita tayo everywhere. Salamat! Tuloy ko lang tong biyahe kapapasok. Bye!